Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, tara na at matuto. Palawakin ang kaisipan, palakasin ang katawan para sa magandang kalusugan. Ating pag-aralan, edukasyong pangkatawan sa una hanggang ika-apat na linggo ng ikalawang markahan. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga kilos lokomotor. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang malalaman mo ang iba't ibang kilos lokomotor at maisagawa mo ang mga ito ng may kasama. Ilan sa mga ito ay paglakad ng hindi nagkakabungguan o nagkakabanggaan sa tulong na rin ng iyong mga kasama sa bahay upang lalo pa itong mapahalagahan. Masdan ang larawan sa ibaba. Ano ang kilos o galaw ang ginagawa ng mga bata? Tama! Sila ay tumatakbo. Ang mga kilos tulad ng paglakad, pagtakbo at pagtalon ay mga kilos na palagi nating isinasagawa. Ang mga larawan na iyong namasdan ay nagpapakita ng kilos lokomotor. Ito ay ang mga kilos na gumagalaw o umaalis sa isang lugar patungo sa ibang lugar na maaaring gawin sa panlahat na espasyo o kahit saang pook na maaari mong galawan. Anong mga pagkakataon ka naglalakad? Kailan ka naman tumatakbo? Naranasan mo na bang lumundag? Ang paglakad, pagtakbo, paglukso at pagkandirit katulad ng mga nasa larawan ay mga halimbawa ng kilos lokomotor. Ano pang mga kilos ang maaaring tawagin na kilos lokomotor? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin kung ano ang ipinapakitang kilos lokomotor sa larawan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Tama! Ang unang bilang ay nagpapakita ng paglakad. Ikalawang bilang. Magaling! Ang ikalawang bilang ay nagpapakita ng pagtakbo. Ikatlong bilang. Mahusay! Ito ay nagpapakita ng pagtalon. Ikaapat. Tumpak, ito ay nagpapakita ng pagkandirit. Ang apat na larawan ay nagpapakita ng kilos lokomotor sapagkat ito ay mga kilos na gumagalaw o umaalis sa pwesto. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gumupit ng larawan na nagpapakita ng kilos lokomotor at idikit ito sa iyong kwaderno. Maaari ring gumuhit at magkulay kung walang makuhang larawan. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo.
Isulat sa iyong kwaderno ang buong kanta ng paborito mong awit pambata. Bilugan ang mga makikitang salita na nagsasaad ng kilos lokomotor tulad ng halimbawa sa ibaba. Halimbawa, maliliit na gagamba. Maliliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan at itinaboy sila. Ang kilos lokomotor sa awit ay umakyat. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Isulat sa iyong kwaderno ang mga kilos lokomotor na ipinakikita ng mga tao sa larawan. Ang paglalaro ng kadang-kadang at paglukso ay mga kilos lokomotor. Ang pag-eehersisyo ay hindi kilos lokomotor sapagkat hindi ito umaalis mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Gawin ang sumusunod na kilos ng may lubos na pag-iingat. Iwasan na makabunggo ng sino mang kasama o anumang gamit sa bahay. Isulat sa kwaderno ang mga kilos na iyong naisagawa. Una, lumakad. Ikalawa, tumakbo. Ikatlo, lumundag. Ikaapat, umigpaw. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Gumuhit ng mga tuwid na linyang nagpapakita ng isang paggalaw, maayos at hindi nagkakabungguan. Iguhit ito sa isang malinis na papel. Ipasa ito sa iyong guro, sa tulong at gabay ng kasama mo sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Sa tulong ng kasama mo sa bahay, isagawa ang sumusunod. Una, paglakad ng may isang metro ang layo. Ikalawa, pagtakbo ng may isang metro ang layo. Ikatlo, paglundag ng tatlong ulit mula sa kinatatayuan. Ikaapat, pagkandirit ng tatlong ulit palabas ng bahay. At ikalima, paglakad papasok sa bahay. Narito ang rubric sa pagsasagawa. 5 puntos kung naisagawa lahat. 4 puntos naman kung 4 lamang ang naisagawa. 3 puntos kung 3 lamang ang naisagawa. 2 puntos kung 2 lamang ang naisagawa. At 1 puntos kung 1 lamang ang naisagawa. Binabati kita sa pagsasagawa mo ng mga kilos lokomotor. Matapos mong maisagawa ang mga gawaing ito, ikaw ay makakikilos kasama ang mga mas malaking pangkat ng tao
nang hindi kayo nagkakabanggaan habang nagsasagawa ng ibang kilos lokomotor. Sa araling ito, naging malinaw sa iyo ang kahulugan ng kilos lokomotor. Natutuhan mo ang ilang mga halimbawa nito. Mabuting maisagawa mo ang mga kilos lokomotor ng maingat. Dapat isaisip na hindi makabunggo ng mga bagay at tao sa paligid habang isinasagawa ang mga kilos lokomotor. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ang mga kilos na nagpapakita ng paggalaw o pag-alis sa isang lugar patungo sa ibang lugar ay ang mga halimbawa nito ay at pagtakbo. Mahalaga na maging kung isasagawa ang mga kilos lokomotor. Narito ang mga pagpipilian. Maingat, paglakad, at kilos lokomotor. Thank you.